ponerte. Hirap na maglakad si Tatay Dix eh, no? Rally ito ng ano eh, maisog rally ito. Nalalayan na siya ni ano, ni Willie Rebellion. Ito ba yung patatakbuhin pa natin sa ano? Patatakbuhin pa ninyo sa... Tampalin nyo nga yung mga mukha nyo. Patatakbuhin nyo pa sa Senado ito eh. Kita nyo nga hirap na hirap na yung matanda. Hindi tayo sigurado kung totoo itong ano kasi wala nang imposible ngayon. Mga edited na karamihan ng mga pinaggagawa ng mga tao ngayon. Meron na gumagawa ng mga faking dokumento eh para ano eh, kasuhan ng tao, di ba? Mga faking, diba? Pero itong issue kay Tatay Diggs na ito mga kababayan, hindi biro to. Hirap na maglakad yung matanda eh, no? Saka totoo man o hindi itong video na ito mga padli, eh alam naman nating matanda na si Tatay Diggs eh. Tapos ano, pagpipilitan pa ng mga supporters kuno niya na tumakbo sa Senado. Tapos kalaunan eh, kakapitan nyo lang para ano kayo, yung tawag dito, umangat ang ratings nyo. Kunyari ano kayo, 230 diehards kayo. Maawa kayo sa matanda oh, kita nyo naman. Ito pang isa si BP Sara eh. Hindi mo ba nakikita BP na ano, itong tatay mo eh, mahina na. Mag 80 years old na to city ano eh, si Tatay Dix kung ano, kung hindi ako nagkakamali. Mag 80 years old, mag 80 na ito eh. Matanda na talaga eh, nagretiro na nga ito eh. Bakit ba kasi pinagpipilitan pang pabalikin ng mga ano na ito, mga hinayupak. Mga hinayupak na ito eh, no? Ito pang isa nakakasama ng loob dito mga padli, itong mga kababayan mo. Mga kababayan natin na ano, mga utak talangka eh, no? Nakita na nga nila yung ganyang sitwasyon ng matanda eh. Kung makapag-comment pa, napanood nyo ba yung ano nito sa TikTok? Sa TikTok ko nakuha itong video na to eh. Bigla akong naawa sa matanda mga padli oh. Tapos ginagaw, kakasuhan pa ito. Mas Mariusip. Itong mga nagbib ano ng mga kaso-kaso na to kung sariling interest na lang yan. Yung mga dapat na inuuntok sa pader eh. O isa pa, ayan. Para matauhan, no? Ito pang isa nakakasama ng loob. O ito, napalag ko sa TikTok. Kita nyo naman ang mga comment, oh. Karma na yan. No. Isa sa... Sino ba namang kababayan sasama ang lupo? Eh, dating presidente ang binabanatan mo, pare. Maraming nagawa sa bayan yan kesa sa ikakakarma niya na pinagsasasabi. Aminin naman natin o hindi, dahil supporter ka, Duterte supporter ka o hindi. Eh. Alam nating maraming, mas maraming nagawang mabuti sa bayan yan kesa yung mga kabalbalan. Alam nating lahat yan. Nagsisinungaling tayo kung ano, hindi natin sasabihin natin walang nagawa. Pala ko pa naman eh, makapanood kayo ng ganitong video ng matanda na hirap ng maglakad eh. Lalambot yung mga puso ng mga visit kayo. Diba? Karma na yan. Oh, eh, mga comment na yan, karma na yan. Tapos, kulang pa yan. Dapat magulong yan. Oh, naman talaga, oh. Ito pa isang comment, oh. Sabi niya, palusot niya lang yan. Set. Palusot lang niya yan para makaiwas sa mga kasong kinakaharap niya.
hindi ka utak talang ka, Padli, malamang utak ano ka eh. Utak, tawag dito. Ano ba tawag dito? Yung shrimp? Hipon, yan. Utak hipon ka, Padli. Sabihin mo, gagawa-gawa lang yan eh. Wala pang napapatunayang kaso eh, sabihin mo kagad na. Ito, ito, panoorin nyo, Trillanes na Kadilima. Saka ikaw, Franz Castro. Oh. Yung matanda ang kinakasuhan nyo yan, ha? Nandun na tayo, kalaban nyo sa politika, mga sir, mga ma'am. Pero kita nyo naman ang sitwasyon nyo. Babanatan nyo yan ng mga, re-resbakan nyo yung mga pinaggaga. Eh, yung mga ginawa sa inyo ni Duterte, deserve nyo yan, deserve. Deserve nyo yan, mga sir at ma'am. Eh, alangan namang pa-VIP treatment kayo, eh, mga sablay ang mga diskarte nyo, eh, magpapa-VIP treatment kayo sa administrasyon ni Duterte. Yayarihin talaga kayo ng matandang yan. Tapos ngayong nakababa na sa pwesto, babalikan nyo. Sa pang isang comment to, dahil na ano lang dahil palabas lang ni Duterte yan para makaiwas sa kaso ni Trillanes. Makaiwas daw sa ikinaso sa kanya ni Trillanes. Napatunayan nyo naman na tama yung pinagagawa ni Trillanes na. Alam nyo mga Padli, ano, dito ka lang makakita sa Pinas ng asong nagkatawang tao. Kilala nyo kung sino yan. Eh kung nagpapaniwala kayo sa mga pinagagawa ni Trillanes, eh, di isang libot isang porsyento nga. Isang libot isang porsyento ututo kayo mga visitor. Alam nyo naman hindi mag, ano yung mga pinagagawa nyo, di ba? Oh. Yung mga kinaso niya dati, from 2016 until now, may napatunayan ba sa korte? Tama? Yung mga dokumentong pinagawa niya sa ano? Mga dokumentong pinagawa niya sa kung saan-saan. Oh, may napatunayan ba siya? Ay, hanggang ngayon wala, walang napapala. Eh, maliban na lang siguro ngayon itong ikinaso niya ngayon kung ano eh, ito eh, kilala naman natin si Dayunior eh. Ang administrasyon ni Dayunior eh. Natin yung mga ganyan na diskarte ni Trillanes eh. Hinding na ko itong mga taong to. Ito pang isang comment, oh, kahit pilay na yan, dapat makulong. Ay sus ka! Yuntog nga natin sa padre ng ulo mo, brother. Bakit po ipapakulong? May kaso ba? May isa pa, oh. May kaso ba yan? Puro kayong mga ano eh. Pinagsama-sama kayong utak talangga at utak hipo. Ay, nako. Pilayin na, tatakbo pa sa Senado. Baka gagapang. O, kita mo ito. Hindi tatakbo sa Senado yan, gagapang. Bisit. Ano nga ito mga Padli? Sino bang mga Kristiyano dito? Ipagdasal nga natin itong mga inayupak na mga kababayan natin na ito. Alam nyo kung itong mga visit na ito ang pangunahing dahilan kung bakit ano eh. Ito ang major problem. Ay hindi, mas taas pa sa major ito. Ito mga general problem ng bansang Pilipinas. Itong mga visit na ito. Mga utak talangga at mga utak ito. Tapos pinamumunuan pa ng mga ano, ng mga aso. Ay ako. Meron akong kilalang vlogger eh. Antay Duterte. Pero itong visit na vlogger na to, pro Duterte dati ito eh. Napapanood ko mga videos nito eh.
pinagtatanggol talaga nito si Duterte dati. Pero ngayon, oh, binabarat-banatan si Tatay Dukes. Ano kaya nangyayari sa utak ng inang upak na to? Siguro nung nalaman niyang pababa na si BBM na ano. Siguro may nag-comment sa ano niya, sa mga live niya na ano. Na mas mataas ang ratings ni PBBM kaysa kay Duterte. Kaya nagpautok. Ayun, iniwan si Duterte, oh. Kilala ko to, eh. Nakita ko na sa personal tong visit na vlogger na to, eh. Puro Duterte yan dati, brother. Nung nakaupo pa si Duterte sa Malacanang, ayan, puro Duterte yan. Ayun ngayon, nag-retail si Tatay Diggs. Nawala sa eksena. Tapos umupo si Marcos. Lipat bakot ng hayop. Ay, BP Sara, maawa ka naman sa tatay mo. Huwag mo nang patakbuhin sa Senado. Nagretiro na si Tatay Diggs, eh. Huwag mo nang pabalikin, hayaan nyo na mabuhay ng tahimik yung matanda. Tama na yung ano, marami nang nagawa sa bayan yan, mga sir, mga ma'am. Tama na yung nagawa nyo na yun, di pa ba kayo nakontento doon? Huwag nyo lang gamitin yung matanda, eh. Alam naman nating lahat na yung mga pinaggagawa nyo yan pang sariling interest lang din, eh. Bihira lang naman sa inyo yung talagang nagmamalasakit sa matanda. Buti pa kung si Mayor Baste saka si ano, Congressman Pulong ang tulak mo sa Senado. Ay, malakas-lakas pa yung mga yan. O, di ba? Huwag na si Tatay Diggs. Nagretiro na, eh.